Sige na, kukunin mo na ako. Tingin ko naman mabait ka kasi ikaw ang bida ng kwento. Ano ba talaga ang totoong sanhi ng pagkamatay ng aking ama? Pangako, kapag natapos ang pagtitipong ito, ipagtatapat ko sa iyo lahat ang nalalaman ko. Bakit hindi nalaman ko ngayon? Karapatan ko pong malaman kung ano ang naganap sa aking ama. Pagbigyan mo muna ako. Nandito pala ang kura ng San Diego. Ang isa sa matalik na kaibigan ng aking ama. Kumusta, padre? Andito na si Padre Damaso. Magsisimula na ang gulo. Binibini, talaga bang hindi mo ako bibigyan ng katahimikan? Anak, hanggang dito ay sinusundan mo ako. Dapat nga happy ka na nandito ako. Kasi kung alam mo lang, maya-maya guguluhin ka na naman ng buwisit ng Padre Damaso na yun. Pero syempre, nandito ako. To the rescue. Senyor Ibarra, 7 taon pala kayo na nag-aral sa Europa. Mabuti hindi ninyo nalimot ang Las Filipinas. Hindi po. Kahit tila nalimot na ako ng ating bayan. Ikere, Cecil. Halos 1 taon po akong walang nakuhang balita buhat dito maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon na hindi ko pa rin alam kung kailan o ano ang totoong dahilan ng kung bakit namatay ang aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Ah, perdóname, señores y señoras. Pero para hindi maging malungkot na natin usapin, lalo na nasa gitna tayo ng kasiyahan. Ito na lamang ang inyong sagutin, señor. Ano ang mga nakita ninyo na katangi-tangi sa mga bansa ninyong narating? Yan ba ang epekto ng edukasyon sa Europa? Nauumidandila ng tao na parang isang mudo. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay katimbang lamang po sa kalayaan nito. O di kaya'y ang kawalan nito. Yan lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong naroon sa Europa. Ang laki ng ginugol mo. At yan lang ang iyong natatandaan sa tagal mo ron? Huwag ko sana kayong magtaka kung ganyan na lamang ang pagtrato sa akin ng iginagalang nating kura. Noon pa man ay ganyan na siyang maglambing simula pa noon kami mga musmus pa lamang. Naalala ko pa po noon, Padre, nung malimit niyo pang bisitahin ng aking ama para sumalo sa tanghalian o hapunan. Sinvergüenza. Bakit? Ang ibig mo mong sabihin, masiba ako pagdating sa pagkain? Ano pa? Tonta! Ano ginawa mo kay Padre? Pasensya na po, Kapitan Chago. Hindi ko po sinasadya, Padre Damaso. Hindi ka kasi nag-iingat. Padre, narito po ang aking... Hindi na kailangan ng iyong panyuel dito. San malaswerte. Oye, mujer! Esto culpa! Pinapaalalahanan ko lamang po ang fraile na huwag daanin sa init ng kanyang ulo, lalong-lalo na't sa babaeng ito. Natiya kong hindi naman sinasadya ang mga nangyari. Itawan mo ang fraile, Ginoo. Padre, maupo na po kayo. Alin na po kayo. Ikaw, tungkol sa kustina. Dispensa, ipagpatuloy po natin ating hapunan. Maupo ka muna iyo. Hindi na po, tiyo. Ipagpumain niyo ang lahat. Pagpumain niyo, tiyo, ngunit kailangan ko na po magpaalam sa inyo. Uminom na lamang po tayo alang-alang sa Las Filipinas at sa Espanya. Salud.
Salud. Mamaya ka na umalis. Parating na si Maria Clara. Masama na ako ang loob sa akin ng Friday. Babalik na lamang po ako bukas. Nakita ninyo kung anong ugali ng binatang yan? Nakatungtong lang sa Europa. Naging palalo na. Que tonto! Perdona, yo voy, mucho gusto. Sir Ibarra. Nagkatotoo ang mga binitaw mong salita kanina. Nagkagulo nga kami ni Padre Damaso, ngunit lahat ng yun ay kagagawan mo. Teka lang naman. Binuhusan ko lang naman siya ng tubig kasi susugurin niya na kayo eh. At saka way before that, nilalait-lait niya na kayo, diba? So bakit parang kasalanan ko? Paumanhin, Binibini. Tama ka. Ang totoo ay, hindi ko pa rin lubos maunawaan kung bakit kumukuluhan dugo sa akin ngayon ng Friday. O, hindi ko na rin alam yan eh. Hanggang chapter 3 lang kasi yung nabasa ko. Chapter 3 ng ano, Binibini? Kakaiba kang tunay. Kaya't mas lalo kitang pinagtatakhan. Lalo na't kanina, nung nalaman mo kung ano ang mga magaganap. Ikaw ba ay may kapangyarihan makita ang hinaharap, Binibini? Isa ka bang adivina o manghuhula? Kung sabihin ko po bang oo, aampunin niyo na po ako. Ay, karamba. Ipipilit mo na naman yan. Eh, kayo naman kasi, sir. Ang hirap-hirap niyo mapapayag. Hindi niyo po ba nakikita? Bakit tayong dalawa? Mag-amo. See? I will look after you. Ipagtatanggol ko kayo kahit kanino. Katulad ng ginawa ko kanina. At hindi lang yon. Pwede rin ako maging cook. O nagluluto ako. Pwede rin ako maging bodyguard. O kaya maid. Wala bandera. O masipag ako, sir. Kahit anong ipagawa niyo sa akin, gagawin ko. Kapalit lang po ng libreng pagtira ko sa inyo hanggang sa ma-figure out ko lang kung paano ako makaka-uwi sa amin. Kaya sir, sige na. Buenas noches, Binibini Clay. Good night. Pangit na makabanding na itong Ibarra. Sir! Buenas noches, señor. Buenas noches, teniente. Inutusan ba kayo ng fraile para hulihin ako? Hindi gino. Huwag kayo mag-alala. Ngunit, mag-ingat ka kay Padre Damaso. Matuto ka sana sa nangyari sa inyong ama. May nalalaman kayo tungkol sa nangyari sa aking ama? Gaya ng alam ng lahat na namatay ang inyong ama sa bilangguan. Nabilanggo ang aking ama? Imposible! Marangal at respetadong tao ang aking ama kaya't wala akong makitang dahilan upang siya ay makulong.
Nakakatiyak pa kayo. Nakilala niyo talaga ang aking ama? Siya ay isang mabait na kaibigan at palaging naaasahan. Ngunit, nagkaroon siya ng isang matinding kaaway. At ang tao ito ay walang awa. Siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. At sino tong walang hiyang taong tinutukoy ninyo, Tinyente? Don Tiago, kala ko ba'y panauhin mo rin ang bagong kura ng San Diego? Opo, Padre Sibila. Tinyak niya po sa akin na darating siya. Bigla yatang nawala ang Tinyente. Kung sa bagay, hindi namang kawalan sa ganitong klaseng pagtitipon ang ganyang klaseng tao. Hindi po ba, Padre Damaso? Kay tagal na niya at kay tanda na sa kawal serbisyo sa gobyerno. Pero hayun, Tinyente pa rin. Buenas noches, señor. Hindi mo kasama ng papa at mama. Isabel, oh. Si Maria, nasan? Ay, naku, primo. Kasunod ko. Ah, Maria, nahanap ka ng papa mo. Ah, naging isang liwanag ng aking buhay. Papa. Buenas noches, tío. Buenas noches. Mukhang nakalimutan na yata ako ng aking favorito. Siyempre hindi ho. Makalimutan ko ba ang aking pinakamamahal na ninong? Utang na loob, Tiniente. Sabihin ninyo kung sino ang walang yang tinutukoy ninyo. Walang iba kung hindi ang dating kura ng inyong bayan. Si Padre Damaso. Tan muy feliz. Mabuti naman at nagkita tayo. Yaida. Tayo na sa loob. Ang nino ng aking nobya. Siya mismo. Si Padre Damaso ang dahilan kung bakit nawasak ang pagkatao at namatay na maaga ang inyong ama. Buenas noches, Maria Clara. Buenas noches, Padre Sibila. Magandang gabi din mo sa inyo lahat. Magandang gabi. Maria Clara, kay ganda mo, dalagang-dalaga ka na at napakabilag. Siyang tunay. Maputla. Tila inubos ng bibiyaterio. Kailangan mong pahinga. Masama ba pakiramdam mo, iya? Hindi naman siguro. Palagay ko eh, baka napagod lang sa biyahe si Maria. Makabubuti siguro kung maupo ni Seth kumain muna. Susunod ho ako, Ninong. Kailangan ko lamang ho kausapin ang aking papa. Tia, kayo na hong bahala kay Victoria. Sika rin. Don? Nasaan ho si Crisostomo? Aalis lang ang nobyo mo. Sayang di kayo nag-abot. Bakit ho? Saan ho siya nagpunta? Patid ho ba niya na nandito po ako? Mas makabubuti siguro kung dito na kayo mag-usap at nang makakain yung bata. Santiago? Yeah. Pag-usapan natin, Mami. Si Papa. Hindi ko lubos maunawaan ang lahat ng inyong isinalaysay. Si Padre Damaso. Ngunit umalis akong matalik silang magkaibigan ng aking papa. Hindi ko rin lubos na maintindihan kung paano nagsimula ang kanilang alitan. Pero mayroon akong kutub.
na dahil ang inyong ama marunong makisama sa manligkod gobyerno, bagay na minasama ng kura. At yun ang dahilan kung bakit nakulong ang aking ama? Makinig ka iyo. Ikakwento ko sa iyo kung anong nangyari sa inyong ama at kung bakit nawasak ang buhay niya. Pabinuhayin niyo! Si! May pelo puwerte! Si! Si! Magkriyalo! Tato! Hindi mo dapat sinasaktan ng isang paslit! At kayo? Hindi ninyo dapat kinukonsente ang kasamaan ng tao ito! Nakilala ko ang inyong ama bilang isang mabait na kaibigan. At siya ay may malaking paggalang sa mga pobreng tao. Dilo. Gumising ka! Ginoo! Socorro! Ayudanme! Socorro! Socorro! ¿Qué estáis esperando? ¡Pulihin niyo siya! Mga Ginoo, por favor, huwag na. Hindi ako tatakas. Lo escuches! Agarradlo y metedlo en la cárcel! Mi amigo, ano't nagagalit kayo sa akin? Ipinagtanggol ko lamang ang aking sarili. Huwag mo akong tawaging amigo. Wala akong kaibigang katulad mo. Ike! Soy sordos? Huliin siya at dalhin sa kartel. Ahora mismo! Mulang nahuli ang inyong ama, lalo na sinirahan ni Padre Damaso siya sa buong bayan. A todos vosotros, escuchadme bien. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng fraile ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos. Katulad ng ginawa kay Don Rafael, na isang ereje at filibustero. Ingrato y engreído. Nunca lo olvidéis. Dahil sa paninirang ginawa ng Prile, iniwanan siya ng lahat ng mga kaibigan niya. Sama? Buti na lang pala binuhusa ko ng tubig yung damaso na yun. At kayo, Tiniente, ano ang inyong nagawa upang ipagtanggol ang aking ama? Sinubukan ko kumuha ng mga husay na abogado, pero walang tumanggap. Lumapit din ako sa Kapitan General, ngunit hindi niya ako pinagbigyan. Maaring nag-iingat lamang ito upang hindi magalit at pagkampihan laban sa kanya ang mga fraile sa pamumuno ni Padre Damaso. Alam mo naman ang laro ng politika at reliyon sa bayan, hindi ba? Hindi niyo pa rin sinasabi kung ano ang tunay na nangyari sa aking ama. Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kulungan. Crisostomo. 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 Senyor, gumising ka.
Senyor, dinalahan kita ng pagkain. Senyor? Nang gabing iyon, namatay ang inyong ama, mag-isa. At walang sino mang karamay. Saan nakalibing ang aking ama? Kunin mo ang mga ibang detalye kay Kapitan Tiago. Kailangan na ako bumalik sa kwartel ko. Asensya na. Adios, amigo. Wala din po palang pinagkaiba yung panahon niyo sa pinanggalingan ko. Pareho ding selfish at power-hungry ang mga makapangyarihang tao. Kawawa ka pag napag-initan ka nila. Ayos lang po ba kayo, Sir Ibarra? Ayoko munang makipag-usap, Pinpili. Hayaan mo muna ako mag-isa. Iya. Ano't nagkukulong ka rito? Kanina ka pa hinahanap ng ninong mo. Papa, bakit hindi ako nagawa ang hintay ni Crisostomo? Nagbago na ho ba ang kanyang isip? Umuurong na ho ba siya? Napakasalan ako? Ay, Maria, hindi yan ang dahilan kung bakit hindi ka nahintay ng nobyo mo. Pero naunawaan ko kung bakit siya kailangan niya umalis. Para hindi na sila magkasagutan pa ng ninong mo. Magkasagutan? Nagkainitan sila kanina ni Padre Damaso. Uminit marahil ang ulo ng ninong mo dahil dinulutan siya ng tinola. Ngunit leeg lang ang nakuha niya. Kaya ayun, napagdiskitahan niya ang nobyo mo. At kung ano-ano ng panlalait ang ibinato sa kanya. Alam niyo po ba na magkakagulo sa pagtitipo na yon? Dahil galit na galit si Padre Damaso kasi nainsulto siya. Eh, paano ba naman? Leeg at pakpak lang ng tinola ang isinilbi sa kanya. Senyorita Maria, maniwala ka. Nasisiraan na nga ata siya ng bait. Tapos, eto na. Di galit-galit na nga yung lolo mo. Eh, nandun si Crisostomo Ibarra. O edi pati yung nobyo mo na damay, na pagdiskitahan. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng nobyo mong si Crisostomo Ibarra. Diyos mio! Nagkatotoo nga ba sinasabi niya? Sinabi ni Ino? Yung estrangherang babae na pumunta sa aking silid sa Beaterio. Madre de Dios! Tila yata isa siyang mahusay na manghula. Nahulaan niya na magkakagulo sa pagtitipon. Huwag mong babanggitin sa ninong mahula-hula. Batid mong bawal sa relihiyon natin yan. Bawal yan. Ngunit, nasaan yung babaeng yan? Baka pwedeng masabi niya sa akin kung anong mainam na negosyo ang isusunod ko. Sa kasamaang palad ay, tinakasan ho niya kami. Nagkamali ho kami ni na Victoria. Ay, sayang. Akala ko talaga namin ay tinakasan na siya ng bait. Bueno, ayusin mo yung sarili mo at labasin mo muli yung mga panauhin. Ha? Si Papa. Madre de Dios.
naman kaya hanapin ang babae? Sir. Buenas noches, señor. Discrasya o, edi mag-discrasya. Eh, chica, mas guapa eh. Si, vaya, vaya. Oye! Matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Crisostomo Ibarra. Es un hijo de diablo. Siya si Padre Bernardo Salvi, ang ating bagong kura sa San Diego. Estoy encantada de conocerle, Padre. Igualmente, señorita. Perdóname, oh Dios. Ngunit bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Narito na inihintay mo, iha. Crisostomo! Halika, pumanhik ka rito! Crispin, Basilio, huwag kayong matakot, ha? Clay, ako po si Clay. Ako si Cesar.